Hi guys, welcome to my vlog. Ako nga po pala uli si Jake Tarabago at nagbabalik tayo sa panibagong video. So yun guys, may bagong nilabas na memorandum si LTO na kung saan yung mga motorcycle, halos lahat na ng motorcycle ay magiging 3 years na ang validity ng registration, yung register ng ating motor. Kasi sa ngayon, sa kasalukuyan guys, 1 year lang mag-expired na yung ating mga registro. So ngayon, naglabas sila ang LTO ng 3 years validity na na registro. So paano ba yun guys, pag usapan natin ngayon guys. So si LTO Chief JR Togade, naglabas siya ng memorandum na 3 years sa mga bagong motor. Sa mga bagong motor lang guys ha. So yung pagkaluma ng motor mo or naparehistro na, ibig sabihin yung guys, hindi siya kasama. So ang mga pwede lang na maka-avail lang 3 years na validity na registro ay mga bago lang. So kunyari, bibili ka ng motor, kukuha ka ng hulugan ng motor, yun lang, sila lang yung pwede na pwede makapag-avail ng 3 years validity. Mag-i-start yun guys sa May 15. So kung kukuha ka ngayon ng bago, eh, hindi pa siya totally tawag niya. Yun guys, na nahirapan tayo kanina. So May 15 may implement pa. Pagka umuha ka ngayon tapos paparehistro o pinarehistro, hindi pa siya valid ng 3 years. Simula May 15 kukuha ka ng mabagong motor na hulugan or cash. May 15 pa guys. So hintayin nyo na lang May 15 para magkaroon tayo ng 3 years validity. So mga kunyari, naka-parehistro mo na last year, magre-renew ka, hindi siya kasama guys sa 3 years. Hindi siya magiging 3 years, 1 year pa rin siya. Kaya simula na kukuha ng motor ng May 15 pataas, 3 years na yung validity nun. Tapos yung payment niya guys, mag-a-adjust. Kasi di ba magkano lang yung per 1 year, maliit lang. Pag 3 years na yun guys, i-adjust nila para sa mga dagdag na taon na hindi ka magpaparehistro, mababago, madadagdagan na yung pagbayad ng registro ng ating motor. So yun guys, hintayin na lang natin May 15 para makabail tayo ng 3 years validity na registro ng ating mga motor. So yun guys, thank you guys, subscribe to my channel.